Find strength in Him even in life and death situation. Ito po ay buhay naman ni Daniel. Napakatindi din ng pinagdaanan sa buhay. Life and death situation na to. Si King Darius po ay hari sa lugar na yon on that time. And marami po siyang itinalaga, if I'm not mistaken, mga 120 na mga different positions. Na may SG 18, 19, 20. May salary grade 18, 19, 20. So bahala na sila kung anong salary grade meron sila. So mga different positions po yon. At isa sa mga nabigyan ng position, itong si Daniel. At dahil po doon, sa pagtatrabaho ni Daniel, nakita po nila na yung favor ni King Darius na kay Daniel. At alam naman po natin, pagdating sa workplace, marami talagang inggitero at inggitera. Marami talagang utak talang ka, gagawan ng paraan para lang masira ka sa boss mo. At yun po ang ginawa nila kay Daniel. Nung una, naghahanap sila ng butas para masiraan siya. Tinitignan nila kung anong klaseng serbisyo ang binibigay ni Daniel or kung anong klaseng trabaho ang ginagawa niya. Pero alam niyo po, wala silang mabutas eh. Hindi kasi corrupt. Sabi po ng Bible, he is not corrupt and he is trustworthy. No, kaya huwag tayong magluluklok ng corrupt. No? So let us ask God's wisdom para po tayo ay makapamili ng mga officials na tama. Alam niyo po, wala talaga eh. Hindi nila mabutasan itong si Daniel sa trabaho kasi malinis magtrabaho. Nakapag-isip yung mga inggitero at inggitera na isa lang ang pwedeng ibutas kay Daniel. Yun ay ang sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Nakaisip tong mga taong to na sabihin natin kay King Darius na hindi pwedeng manalangin at mag-bow down at mag-kneel down maliban sa kanya. Dapat sa kanya lang. Kapag meron silang nakita na nanalangin sa ibang Diyos, ang gagawin po nila, ilalagay nila sa isang lugar na punong-puno ng leon at ipapalapa. Dumating naman yung balitang yun kay Daniel. Itong si Daniel talaga strong, tough tong guy na to. Nung nakarating yung balitang yun sa kanya, dead ma lang. Pagkatapos dumating yung balitang sa kanya, kasi yun, napirmahan na yun talagang na-put into writing. Alam naman po natin, kapag yan na inaput na into writing and at the same time, hari ang nag-decide, hindi yan pwedeng mabali. Pero itong si Daniel, okay, chill lang. Pagkatapos niyang marinig mismo yung balita na yon, nung umuwi siya sa bahay, dali-dali niyang binuksan ang kanyang bintana at siya po ay nanalangin. Ang tapang talaga niya, talagang binuksan pa yung bintana, no? At talagang nanalangin pa. Talagang pinapakita niya na nananalangin siya. At alam niyo po, doon nakahanap ng butas. Yung mga taong naiinggit sa kanya at nagsiselos sa kanya. At siya po ay, sa madaling sabi, siya po ay sinuplong kay King Darius. Alam niyo po, sa part ni King Darius masakit. Ayaw naman niya na ipalapa itong si Daniel sa mga leon. Kaya lang, yun nga po, dahil hutos ng ari, hindi po pwedeng mabali. Alam niyo po, dali-daling dinampot ito si Daniel. At siya po ay linagay sa isang lugar na punong-puno ng leon. Lion's Den, ang tawag po nila. Hindi po nakatulog itong si King Darius. Basta ang sabi niya lang niya, I pray that the God whom you serve will save you. Tayo, dagalang, takot na, di ba? Leon pa kaya? Isipin mo na ipapalapa ka sa leon. Mabubusog kaya ang leon. Siyempre, taga Hills of Glory, mabubusog yung mga leon. Maraming malulusog dito eh. Kung gagamitin po natin ang ating mga kaisipan at hindi tayo mag-ooperate by faith, malamang itong si Daniel, siguro damit na lang ang natira sa kanya. Kasi talagang lalapain ka ng mga leon, gutom na mga leon yun. Ha? Hindi birong mga leon yun, no? Hindi parang mga leon na parang kuting. Hindi po, talagang malalaking leon. I just want you to picture it out. Kung gaano katindi yung pwedeng mangyari kay Daniel. Pero alam niyo po, walang ibang ginawa si Daniel nung nando na siya, nanalangin lang siya. Sabi niya lang, he believes na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay ililigtas siya. Kinabukasan, dahil hindi nakatulog si King Darius, talagang dali-dali siyang tumakbo sa lugar kung saan nandoon si Daniel. At nung binuksan niya po yung lion's den, nakita niya na buhay itong si Daniel. And because of that, lalo pong na-amaze si King Darius sa kanya. Alam niyo po kung anong nangyari? Yung mga naiinggit sa kanya, sila ang pinalapa sa leon ni King Darius. At alam niyo po, ang sabi ng Bible, nakakatuwa, no? Hindi man lang daw, kumbaga, nung ipinalapa sila sa mga leon, hindi man nakaano sa lupa, wala na, finish na, ubus na. And on that time, ang sabi po ni King Darius, from now on, we will honor ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel. That's how powerful our God is. Life and death situation na yan, ha? Pero ang Panginoon,
sinave niya pa rin itong si Daniel. Ano na ba yung naging life and death situation mo? Minsan, ikaw hindi ka pa todo kay Lord. Yung mga utak minsan ng mga Kristiyano, kapag hindi pa nahihirapan yung malapit ang mamatay, doon muna gusto mag-serve kay Lord. Habang malakas pa, 50-50 na muna ako, hindi ko muna ibibigay yung todo ko kay Lord. Pag nalang matanda na ako, pag-accomplish na ako, o pag malapit ka na ng mamatay, hindi ka na pwedeng gamitin ni Lord. Dapat mamatay ka na. Kasi hindi ka na din mapapakinabangan. Kapag ba nasa hospital ka na, pwede ka pang mag-soloin. Kapag ba marami ka ng tubo na kinonekta sa katawan mo, makakapag-win ka ba? Doon mo na lang kasi maaalala ang Panginoon eh. Para wala na lang gastos, total, natanda ka na rin, pwede na. Kawawa na lang kasi yung pamilya na iiwan mo eh. E di sana, nung bata ka pa, malakas ka pa, tinodo mo na.